Magandang gabi mga katagumpay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Itong video na ito ay tungkol sa kung bakit ang bagal ng subscribers mo. Magaganda naman ang content mo. Pwes, pag-uusapan natin yan. Let's go! You are watching JTV, please click the subscribe button and notification bell. You are now certified Katagumpay, 31 of 31. Ngayon, meron akong biniling whiteboard para sa inyo para mas lalo niyong maintindihan. At meron din akong marker. Alright? Para mas maklaro ang lahat ng ipapaliwanag ko sa inyo. Alright? At meron din akong brush syempre. Ngayon mga katagumpay, ituturo ko sa inyo kung ano ba yung mga pagkakamaling ginagawa natin. O nandoon ka na sa tamang ginagawa mo, hindi mo lang alam. Okay? Meron ako tatlong bagay na kailangan mo lagi malaman. Eto yon. Kita nyo ba? Alright. Tingnan nyo mabuti ha. Meron akong focus. Focus. Tapos, focus, analyze. Analyze. Tsaka respond. Response. Alright? Focus, analyze, tsaka response. Alright? Ito yung tatlong bagay na i-check mo. Sa focus, yung content. Focus, content. Okay, yung content mo. Tapos, analyze, video. Analyze your video. Tapos, response to your viewers. Okay? Viewers. Okay? Check mo. Focus, analyze, tapos response. Focus content, tapos analyze video, tapos response sa viewers. Alright, intindihan nyo? Uburahin ko muna ito, mga tolls. Okay, uburahin natin yan. Okay, tandaan nyo yun ha, yung tatlong yun. Okay, sa focus, hindi mo na kailangan kasi magaganda nga yung content mo. Which is, ginagaya mo yung content ng mga big YouTubers. Which is, check na yan. Alright? Dito na tayo sa susunod. Okay. Burahin muna na ulit natin. Dito na tayo sa analyze. Guys, panoodin nyo mabuti ito kasi napaka-importante nito. Dito tayo sa analyze. Okay, analyze. Alright? Sa analyze na tayo. Kita nyo ba? Sa analyze, analyze your video. Halimbawa, meron kang tatlong content. I-analyze mo yung lahat ng video mo. From the start, tsaka magsimula. Tingnan mo yung mga videos mo na mababa, pinakamababang video, tapos mid na video, yung mid na, ano ba, yung pinakamababa mo is, okay, yung content mo, halimbawa, may isa kang content na mukbang challenge, ayan, yung isang video mo, mukbang challenge, halimbawa, yung mukbang challenge mo is, ang view nun ay, halimbawa, para madali na, 10 views. Meron kang 10 views. 10 views sa mukbang challenge. Alright? Tapos, yung susunod mong content na ginawa dun sa videos mo, halimbawa, ukay-ukay. Alright? Nag-ukay-ukay ka. Sa ukay-ukay, meron kang 25 views. Alright? Views. Tapos, meron ka pang isang content na, halimbawa, travel vlogs. Alright? Travel vlogs. Ayan, nakikita nyo ba? Okay, didikit ko ha. Sa mukbang challenge nyo, meron kayong 10 views. Pero dun sa susunod nyo na ukay-ukay, meron kang 25 views. Tapos, dun sa travel vlogs na ginawa mo, ay meron kang 50 views. Alright? Okay, yan. Alright, nakita nyo? Mukbang 10, ukay-ukay 25, tapos yung travel vlogs nyo is 50 views. Alright? Hindi natin pag-uusapan dito kung ilan yung subscribers mo. Halimbawa, ang subscribers mo ay 100. Okay? Meron pang 100 subscribers. Okay, naiintindihan di ba? Ayan, 100 subscribers. So, sa 100 subscribers mo, halimbawa, dun sa mukbang mo is 10 views, tapos ukay-ukay is 25 views,
Tapos travel vlog is 50 views. Alright? So, ibig sabihin, mas nagustuhan nila yung travel vlogs mo. Okay? So, ibig sabihin, mag-focus ka doon sa travel vlogs. Okay? Mag-focus ka doon. Mahirap yung travel vlogs, which is, hindi mo naman laging ginagawa. Pero, you have to sacrifice kasi doon ka nila nagugustuhan. So, doon na papasok yung, doon na papasok yung kailangan mo mag-focus doon, travel vlogs. So, buburahin natin to para maintindihan yung mabuti. Okay? Intindihan nyo naman. So, nasa analyze pa rin tayo, ha? Nasa analyze pa rin tayo. So, ganun guys. Nasa analyze tayo. So, nandito tayo sa yung best views mo na travel vlogs. Travel vlogs. So, kailangan mo na mag-focus travel vlogs. Dun sa travel vlogs mo, meron kang 50 views, di ba? Meron kang 50 views. Alright. Dun sa 50 views na yon, yun yung mga natuwa sa'yo. So, ibig sabihin, sa travel vlogs ka malakas. Okay, ganito kasi yan guys. Bitawan ko muna ito nga. Sa pagbablog kasi, sa una, kailangan mong itry lahat. Kailangan ng random. Kailangan mong mag-ukay. Lahat ng big YouTubers, ganun ang ginagawa. Kailangan mong mag-interview, mag-travel vlogs, para malaman mo kung saan ka malakas or kung saan ka nagugustuhan. Yun yung parang tinatawag na genre mo eh. Dun mo malalaman kung ano ba yung kaya mong gawin na mas patok doon sa YouTube channel mo. Alright? Balik tayo, travel vlogs, 50 views. Okay, analyze. Nasa pangalawa na tayo. Analyze. So, burahin na natin to. Na-analyze mo na. Which is analyzing 50 views. Dito ako magaling. Check. Alright? So, buburahin na natin to. Dito na tayo sa pangatlo. Nandun na tayo sa pangatlo na response. O, diba? Tatlo yun. Focus, analyze, then response. Okay? Focus, check na tayo, tapos na. Analyze, check na ulit tayo. Kasi tapos na. Dito na tayo sa response. Response. Okay, tama ba spelling? Okay, response. Okay, guys, nasa response na tayo. Okay, lalapit ako ng konti. Alright? Response. Ba't ko ba ginawang response to? Ito yung pinakatagalog na madali nyo maintindihan. Bakit ba response yung ginawa ko? Okay, response. Doon sa analyzing mo, meron kang 50 views, di ba? Meron kang 50 views. Doon sa analyzing mo, may mga comments doon. Mga comments, yung mga nagko-compliment sa'yo, tapos mga nagre-request. Yun, doon ka dapat mag-focus. Kailangan mong mag-response sa kanila. Alright? Response. Halimbawa, may tanong sila. Ask. May tanong sila. Sir, doon sa travel vlog mo, anong oras ka ganyan-ganyan? Anong oras ka pumunta? Meron bang reservation? Kailangan mong mag-response. Okay, sasagutin mo yan, ganyan-ganyan. Tapos, may mga random question doon, tol, na kailangan mong sagutin. Halimbawa, sir, ano bang gamit mo? Anong gamit mo na pang-vlog? Anong gamit mo pang-vlog? So, doon na papasok yung tutorials tulad ng ginagawa ko. Alright? Yun yung response na tinatawag ko. Alright? Let's say, burahin natin to. Nasa response pa rin tayo, ha? Response. Let's say may nagtanong sa iyo na sir, anong gadget ang gamit mo noong nag-dive ka? Okay, iyon ang tanong niya. Anong gadget? Anong gadget ang gamit mo? So hindi ka magre-response lang doon sa comments kasi which is napakahaba nung i-comment mo doon, I'm sure, doon sa comment. Ngayon, ang gagawin mo lahat ng may tanong doon na major na tanong ay ang gagawin mo ay iipunin mo yung lahat yung mga tanong nila. Halimbawa, gadget, tapos yung venue, tapos yung travel fee ba tawag doon? Basta yung transpo. Yan, lahat yan. So, ibig sabihin, gadget, venue, tsaka travel fee. Meron ka nang magagawa agad na isang content, which is yun yung response. Kailangan mong ibato ulit sa kanila yon. Another content mo, tapos yun yung magbibigay sa'yo. Yun yung isang technique eh. Yun yung magbibigay sa'yo ng maraming subscribers. Tapos sa response, nakagawa ka ulit ng isang content, sinabi mo, halimbawa, yung isang content mo, di ba, travel vlogs? Nasa travel vlogs ka. Yung susunod mong content is a tutorial, tips doon sa travel mo, kung ano yung mga ginamit mo.
Okay, meron ka na. Tips. Tips for travels. Or traveling. Traveling ba tawag doon? Basta yon. For travels. Basta about sa travels. So, yun yung content mo. Sasabihin mo yung mga gadget mo na ginamit, kukwento mo. Sasabihin mo yung sa transpi. Okay, transpi. Tapos, yun nga, sulod-sulod na yun. Sabihin mo na lahat yung ginagawa mo. So, ibig sabihin, meron ka ng content ulit na nagawa, which is nag-response ka lang naman doon sa mga nagtanong sa'yo. Habang nag-response ka doon sa mga tanong sa'yo, doon sa content na ginawa mo na for traveling, tamo ha? Sunod-sunod yan eh. For traveling tips. Tips. O, nasa tips na tayo. Tips for travelings na yung content mo. Yung isang video mo. So, dyan na ipapasok na. Dyan ulit papasok. Okay? Dyan ulit papasok. Tips for traveling. For travel. Okay. Tips for traveling. O, yan. Dyan na papasok ulit yung tatlong lagi kong pinapaalala sa'yo. Okay? Ito yung content mo. O, ayan yung focus mo. Focus, which is content, ayan. Tapos, analyzing. Analyzing ulit. Analyze. Tapos, ang susunod dun sa analyze is response. Okay? Yan lagi mo natandaan. Focus, analyze, response. Focus, tapos ka na dun sa content mo, which is good. Tips kasi. Okay, good. Tapos, dun sa video mo, i-analyze mo ulit. May mga magko-comment dun ng may mga magre-request ulit. Request, sir, punta ka naman sa ganito. At tapos, ano yung, sir, bakit ganyan? Anong gamit mong ganyan? Re-response ka ulit. Naiintindihan nyo ba? Re-response ka ulit. Tapos, sir, punta ka naman. Yung mga ganun eh, yung mga nagre-request sa'yo. Which is, kasama dun sa response na yon. Yung, saan ka po, sir, punta ka naman sa ganito para malaman namin to ganito. Ito yung pinaka-critical na mangyayari sa'yo ngayon. Hindi ka makaka-response agad, pero kailangan mo silang replyan na soon pwede mo yung puntahan. Tapos, ipunin mo yon. Doon na yung papasok sa response, yung sinasabi ko na kailangan mo mag-comment. Pero kailangan mo rin gumawa ng video para sa kanila. Ito yan, guys. Ito yung technique dyan. Bakit kailangan mong gawin yung response? Diba gusto mong magkaroon ng maraming viewers? Sabi mo sa akin? Tama. Tama ba? Gusto mo magkaroon ng maraming audience. Ang isang technique para magkaroon ka ng maraming audience is kausapin mo sila. Hindi ka naman pwedeng magturo sa isang school nang hindi ka kumakausap ng estudyante. Parang ganun lang din yun. Alright? Naintindihan niyo mabuti? Gets na? Alright? Nakatulong ako? Okay. Hindi pa tayo tapos. So, nasa response na tayo. Analyzing. O, tapos na yun. Tapos, eto yung mga bagay na wag mong gagawin kapag ka nagbablog ka. Alright? Eto Tagalog na. Para madali, okay? Eto yung mga don'ts. Do's and don'ts. Okay? Eto muna, sa mga dapat mo munang gawin. Kapag ka nasa public ka, okay? Kapag nasa public vlogging ka, nagbablog ka sa public, vlog ka sa public. Okay? Ito yung mga dapat mong gawin. Alam ko nahihiya ka. Huwag na huwag kang mahihiya sa mga taong nakatingin sa'yo. Dahil syempre nga naman, kinakausap mo yung sarili mo. Mukha kang tanga nun. Pero hindi. Ang iisipin mo lagi ay, okay, ang iisipin mo lagi is your subscribers. Subscribers. Viewers. Subscribers or viewers. Ayan. Ayan yung mga lagi mong isipin. Subscribers or viewers. Okay? Isipin mo na sila yung kinakausap mo kasi kailangan mong mag-respond sa kanila kasi kailangan mong ituro or kailangan nilang malaman na dapat ganito yung ginagawa. Ganito yung dapat nilang gawin. Ganito yung dapat nilang daanan para makapunta dito. Huwag kang madidistract doon sa mga nasa paligid mo. Okay? O sabi mo lang yung subscribers mo. Isipin mo na hindi to camera. Mga subscribers ko to. Isipin mo na isa kang teacher, or mentor, alright, o YouTuber, isa kang YouTuber, legit, alright, isa kang YouTuber, legit, na kailangan mo kausapin yung mga subscribers mo, kasi kailangan mo silang, kailangan magstay sila sa channel mo, okay, stay tuned, okay, yun na yun, ito na yung wag na wag mong gagawin kapag ka nagbablog ka,
Okay? Ito na yung don'ts. Don'ts. Okay. Unang-una, huwag na huwag kang madidistract sa mga nasa paligid mo. Okay? Ito yung huwag mong gagawin. Huwag na huwag kang papatol. O, Tagalog na. Huwag kang papatol. Huwag kang papatol. Papatol. Okay. Dalawa yan eh. It's either pag pumatol ka, good. Iba't ibang tao, good, pumatol ka. Good, kasi pinatulan mo. Pero in other side, bad yun. Kailangan mo magkaroon ng good, good image. Image. Kailangan mo magkaroon ng good image sa channel mo. Okay? Alright? Okay. Kailangan mo magkaroon ng good image mo. Huwag kang papatol. Okay. Shout out! Napakarami ng shout out. Shout out. Okay. Small or big YouTubers. Okay. Expect mo na ito. Small or big YouTubers, may mga tao na gusto magpa-shout out. Okay lang yun. Pa-shout out mo sila as long as gusto nila. Okay? Shout out. Check. Shout out sila. Pero, kailangan, shout out. Ito yung gagawin, hindi mo dapat gagawin. Kailangan, huwag mo silang pag-i-stayin sa channel, doon sa video mo. Yung the whole, sa content mo, the whole content mo is puro shoutout na. Okay? Okay, remember, this is your target. Shoutout pa rin tayo, ha? Remember, this is your target, content. Content. Kahit anong mangyari, kailangan mong finish. Kailangan mong matapos yung content mo. Okay? Hindi ka nagpunta sa isang lugar para magpa-shoutout lang. Okay? Hindi ka sikat. Okay? Hindi pa tayo sikat. Kailangan mong matapos yung content mo. Dahil, kailangan mong subscribers. Kailangan mong makakomply content. Makakomply sa subscribers mo para magstay sila sa'yo. Okay? Okay pa tayo doon? Kailangan mong alagaan ang subscribers mo. Ayan ang dapat mong itatak sa isip mo. Okay ba tayo doon, mga katagumpay? Ayos ba? Okay ba tayo doon? So, siguro nasabi ko na lahat yung mga gusto kong sabihin sa inyo. At maraming salamat. Sana sa susunod pang tutorial ay marami pa kayong matutunan. And kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please click yung subscribe button, mga katagumpay, para ma-notify kayo palagi sa channel ko. Again, this is JTV Katagumpay, mga tolls, at comment lang kayo sa baba. Alright? Comment lang kayo kung ano pang gusto nyong malaman about sa YouTube. Walang shortcut kay YouTube. Kailangan mong maging masipag. Alright? Kung may mga tanong sa mga AdSense, pin, ganon, meron na akong video sa baba. Alright? Ang kailangan mo na lang gawin, isubscribe yung button sa baba at bell notification para ma-notify ka palagi sa akin. Alright? Again, this is JTV, mga katagumpay. Maraming salamat. See you next. I love you all. You are watching JTV. Please click the subscribe button and notification bell. You are now certified Katagumpay. 31 of 31.